Alright, magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga ka-owner type Jeep at mga ka-Toyota 4K. Magandang araw sa inyo. So follow-up video lang ito ano sa nakaraang video ko, kasi yung nakaraang video ko is pinakita ko ano dapat gawin kapag ka nirev mo ay mamamatay, o pag ginasulinahan mo bigla na lang mamamatay. Ngayon meron naman isa nag-comment. Ang problema naman daw niya, pag nirev niya, pag ginasulinahan niya ay nabubulunan o kaya nanginginig yung makina. So anong dahilan nun? Simple lang. Pandarin ko muna itong aking sasakyan. Okay. Kung makikita nyo, maandar ko yan. Kapag pa-i-rev ko yan. Pino yung makina, walang vibration gaano. Okay? Ang problema po nun mga kaibigan is yung vacuum advancer ninyo. Pag ito hindi nahunagana, yung vacuum advancer ninyo, yung diaphragm butas na. Pag nag-rev kayo, merong gap, merong portion na nanginginig yung makina ninyo. Okay, papakita ko po sa inyo yan. Halimbawa, hindi ko pagaganahin yung aking vacuum advancer, tanggalin ko po ito. Okay, sa nagtanong pala no, kung alin dyan ang ported sa manifold vacuum. So sa ganitong carburetor, madali lang kasi dalawa lang yung kanilang vacuum connection. Ito yung ported vacuum, ito naman yung manifold vacuum. So kung papansin nyo, wala yung gauge ko eh. May ano yan, meron siyang vacuum kahit naka-idle lang siya. So yan yung tatawag na manifold vacuum. At kapag tinanggal ko, may pagbabago sa adsan. Pag ibalik ko, okay, buwabalik yung tamang idle. Okay, ito naman, wala siyang vacuum. Pero pag nag-rev ako niyan, malakas yung vacuum niya. Okay, yan yung tinatawag na ported vacuum. So, tandaan ninyo ha. Pag i-rev ko yan, responsive yung makina. Pino yung andar. Pero pag tanggalin ko ito, hindi ko paganahin yung ported vacuum. So ito po yung nakakonect sa ported vacuum ko doon sa ating contact point distributor. Sa contact point distributor, isa lang yung kanyang hose. Okay, isa lang yung hose niya. Hindi kagaya nung igniter type, dalawa. Merong manifold vacuum at saka ported vacuum. I-rev ko siya, no? So ganong nakikita sa video na yung makina nanginig. Pero ramdam ko. Meron siyang portion na talagang nabubulunan. Kasi hindi ho nag-a-advance yung distributor. Unlike pagka meron yan. Ibig sabihin po nun, hindi nag-a-advance yung inyong igniter o yung ignition doon sa ating distributor. Hindi nag-a-advance yung kuryente, mas maraming gasolina, okay, hindi naka-advance yung ignition ng ating distributor or doon sa ignition or sa combustion. Pagka hindi nag-advance yung kuryente, okay, hindi mag-a-advance din yung sabog ng combustion. So ang gumagana lang ninyo yun ay mechanical advancer. Dalawa ang advancer kasi ng ating distributor. Meron tayong tatawag na vacuum advancer at meron din naman tayong mechanical advancer. So yun yung mga kaibigan, yun yung dahilan na kapag nag-gasolina ka naman, para siyang nabubulunan. Ibig sabihin nun, yung inyong vacuum advancer ay pwedeng hindi nagana. Butas yung diaphragm o kaya mali yung connection sa carburetor. Yun lang po mga kaibigan, no? Pero kapag nag-gasolina kayo, biglang mamatay, ang problema maaari doon po sa plunger ninyo. Baka sabog yung gasket kaya hindi nagpa-pump ng gasolina, or sarado yung lagusan ng gasolina kapag nag-pump kayo. So yun lang naman, no? Yung pagkakaiba ng problema na yun. Okay. Pag nag-rev kayo, tapos mamamatay bigla, problema nun, plunger o kaya yung lagusan ng gasolina doon sa ating carburetor. Walang nag-i-spray kapag nag-press kayo nitong accelerator. Pero kapag nag-press kayo ng accelerator at nabubulunan siya, ang problema po nun kadalasan ay ang advancer ninyo. Kaya yun lang naman po, ganun lang po siya i-troubleshoot. So ganun lang siya kabilis i-identify kapag ka
ang problema ay vacuum advancer. Kadalasan pag nagmaneho kayo, pag pumiga kayo, ay parang nabubulunan o kaya nanginginig yung makina ninyo. So vacuum advancer kadalasan ang problema. So yun lang mga kaibigan. Thank you so much.